Kamusta mga kabayan? Kayo ba'y nangangarap ng ibang bansa? O kaya naman nag-a-apply kayo ng trabaho dito sa ibang bansa? Panoorin nyo itong video to at isishare ko sa inyo yung mga tips at list of requirements na ihanda ninyo kung kayo'y nag-a-apply ng trabaho dito sa ibang bansa o kaya naman nangangarap kayo ng mga ibang bansa. This is Marvin's Vlog at isa po kong OFW dito sa Hungary, Europe. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, comment at huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. At yun na nga mga kabayan, mag-start na tayo. At isi-share ko nga sa inyo yung mga tips at list of requirements na ihahanda ninyo kung kayo'y nangangarap mag-abroad o kaya naman nag-a-apply kayo ng trabaho sa abroad. Unang-una, yung passport. Kailangan, mga kabayan, meron siyang at least 6 months validity. Ito na kasi yung nire-record ng agencies kung saan kayo nag-a-apply ng trabaho sa abroad. Pangalawa, dapat meron kayong school credentials na ipepresent. Yung high school diploma nyo, kung high school graduate kayo, kung college graduate naman kayo, yung college diploma nyo. O kaya naman, kung undergraduate kayo, yung TOR ang ipepresent nyo o kaya tinatawag na transcript of records. Pangatlong mga kabayan, yung UMID ID. Dapat itong mga kabayan, kinukuha nyo na to agad kasi matagal itong makuha. Nire-request kasi ito doon sa SSS branch. 2 years kasi ito bago makuha mga kabayan. Medyo matagal. Dapat talaga kinukuha nyo na ito agad. Pang-apat mga kabayan ay yung e-registration at payo certificate. Yung e-registration mga kabayan ay mag-register kayo through website online para magkaroon kayo ng e-registration number sa POEA. Kung saan mag-a-apply kayo ng payo certificate. At meron dong 8 learning modules na babasahin nyo mga kabayan para ma-print nyo yung certificate. Siyempre tatapusin nyo yung 8 modules. Mga kabayan, ano nga ba ibig sabihin ng POEA PEOS? Ang ibig sabihin nun ay Philippine Overseas Employment Administration Pre-Employment Orientation Seminar. Mga kabayan, ilalagay ko yung website nila dun sa description area ko. Yung e-registration at payo certificate para anytime pwede kayong mag-register doon at makakuha ng certificate. Panglima mga kabayan ay yung PSA birth certificate nyo. Siyempre yung sarili nyo. Meron dapat kayo nun. Pang-anim, kung kayo namin kasal, kailangan meron kayong PSA marriage contract certificate. Pampito mga kabayan ay yung NBI clearance. Mga kabayan, na-apply naman siya through online yung NBI. 3-day schedule niya. Kinakukuha naman siya sa SM Malls, Robinson. Doon yung mga kabayan. Madali na naman siya makuha kung wala kayong kapangalan. Pero wala naman problema yon. Kung hindi nyo siya makuha, kung babalikan nyo, at least meron kayong ipipresent na resibo nyo na katunayan na kumuha kayo ng NBI clearance. Pangwalo mga kabayan ay yung voter's ID kung saan nakukuha siya sa COMELEC. Kung wala naman kayong voter's ID, kahit yung voter certificate, pwede nyo siyang i-request sa COMELEC. Pangsiyam mga kabayan ay yung Certificate of Employment o COE. Kung meron kayong mga COE dyan, yung mga previous employment nyo sa company, i-present nyo na lahat kasi mas maganda yon, maraming experience, mas natatanggap ng agencies na ina-applyan nyo. Pang-sampung mga kabayan ay yung meron kayo dapat na 2x2 picture at 1x1 picture. Yung 2x2 picture nyo mga kabayan ay dapat passport size. At white background lahat mga kabayan. At mga kabayan, dapat huwag nyo kakalimutan na ipapotocopy lahat ng requirements nyo. Importante yan kahit ilan mga kabayan. Kahit ilang photocopy yan, okay lang. At least, A4 size siya, mga kabayan.
At syempre mga kabayan, huwag niyong kakalimut na magdala ng ballpen. Importante yung mga kabayan. Sana nakatulong tong video sa inyo mga kabayan. At kung meron kayong mga katanungan o i-request, mag-comment lang kayo sa comment section ko mga kabayan. Maraming salamat! Bye-bye!